Matilda, 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 okay. So ito, nagsimula tayo sa emblem na paborito ko okay, for Matilda, which is the custom support emblem. Wow. So why yung nagtatanong bakit di mage emblem? Actually, dalawa yan. Dalawa yung ginagamit ko ngayon. Actually, tatlo pala. Tatlo yung ginagamit kong emblem for kay Matilda. Dito muna tayo sa support emblem. Why support emblem? Support emblem gives you the highest movement speed na available dito sa game. Why? Pag level 16 yung emblem mo sa support emblem, meron kang 4% movement speed dito. Ito, oh. Tapos, kapag you decide to put additional dito sa movement speed sa taas, meron kang additional na 6%. So, ilan na yan? Okay, 10. Wala na mas tataas dito. Sa mage emblem, ilan lang naman to? 6 plus 2. So, bali 8 lang. So, mas lamang ng 2% tong support emblem natin. Kaya mas trip ko to. Mas mabilis to. Sobrang halaga ng 2% na dagdag na yun. Kala nyo lang. Next is, para saan hybrid legend? Why? Kasi hindi mo na kailangan mag-ano dito. Pag naka-hybrid legend ka, halos 6 mana ka na 6 per skill ka na rin. Hindi ka na masyadong kinukulang. Lalo na kung may clock ka. Or, lalo na kung naglibro ka. Halos, ano yan? 6 mana na talaga yun. 1 to sawa na. Wala nang regen sa base. Di mo na makikita yung base nyo. Pagka gumamit ka nito, hybrid regen. Tapos may clock of destiny kayo, sabihin mo sa base nyo. Tangina, hindi na kita uuwian. So, next naman yung last na. Actually, maganda tong pull yourself together. Kasi may 15% siya. Pati yung battle spell cooldown mo is reduced ng 15%, okay? So, pagka namatay ka, respond time, minus 15%, actually, napakagad na nito. Ang problem ko lang dito kasi, mas gusto ko tong focusing mark. Why? At ito yung kapag ano, pagka dinamage mo yung kalaban, kahit normal attack, automatic talakas yung hero damage ang kakampi mo, which makes her the ultimate support, okay? Talagang utility support, not as damage support lang talaga. Supportahan mo lang yung kakampi mo as in support. Hindi damage support, hindi mage support. Utility support ang tawag dito. So, I'll go for focusing mark. Item choice for the support emblem. So, ito yun. Ito pa rin sa taas. Actually, hindi ito na magbabago. Okay, usually warrior boots para makunat ka. Warrior boots or tough boots, depende sa kalaban mo. Pag maraming physical warrior boots, pag maraming magical top boots. Tapos next is Clock of Destiny. Why Clock of Destiny? Pinakamahalaga yung elegant gem na sa early talaga, hindi ka uuwi. Yun nga, tulad na sinabi ko sa base nyo, bukas na kayo magkikita or pagka namatay ka. Okay. Tapos why itong Courage Mask? Actually, itong Courage Mask, ang laki ng binibigay niya movement speed, man. Kahit yung pangalawa lang, yung Iron Mask lang, mahalaga na. Pero kasi nag-Courage Mask ako para din sa team fight. Ano to? As utility support, not mage support. Okay, utility support. Kumbaga talagang hindi mo target ang kill, kailangan mo lang ang overall impact mo sa team pati sa kalaban. Kahit hindi nyo muna siguro i-upgrade ng Courage Mask to, pero ako kasi kinukuha ko yung 700 HP pati yung 10% CD reduction. Tapos as well as doon yung dito sa unique na 25 movement speed. Alaking bagay to, lalo na kapag ka nag-i-skill kayo tapos nabitin ka, pwede kang mag-Courage Mask pa out or pa in sa kalaban. So, very good shit. Tapos syempre ito, durance pa rin naman, basic item para makounter natin lahat ng healers sa kalaban. Usually, lahat ng kalaban natin ngayon is sustain, fighter, bullshit, ganun. Kaya kinuha ko na Eclipse Durance kasi may another CD reduction to, may konting magic lifesteal. Pero, ang pinakagusto ko dito is the passive life, yung drain. Yung hindi makakapag-lifesteal yung kalaban, down 100%, so 50% lang, okay? So, the next is, this is a situational. Winter Truncheon, pinaka-safe talaga sa lahat, lalo sa lahat ng utility support. Hindi ka basta-basta matatarget na, hindi ka basta-basta mamatay, unless tatanga-tanga ka at ginamit mo yung Winter Truncheon na walang dahilan. Winter Truncheon talaga is the best item dito. Then last, actually guys, namimili ako, kapag ka nagamit nyo yung immortality, ang ikuha nyo is the Oracle. Why Oracle? Yung dash ng second skill, Matilda, is may shield siya makukuha. Ito ang effect ng Oracle, guys. Basahin ko para sa inyo. Yung passive niyan is nag-raise siya ng shield absorption by 30%. Makati na kayong shield na binibigay ni Matilda pagka-dash, no? Meron pa kayong 30%. E di putang ina, paano napapatay itong kupal na to? Kaya sabi sa inyo, pagka ito yung build nyo sa Matilda, asahan mo kahit Hayabusa pa na ipag 1v1 sa'yo, wala! Walang damage sa'yo, puki na nga, diba? Bago kayo mag-build ng Winter Truncheons, once na may Courage Mask na kayo, kasi may problema kayo, diba? Dalawa yan eh, kasi dalawa niyang pipindutin yan eh. Hindi siya magsasabay, no? Actually, kaya ako ginito kasi, minsan, naka-Iron Mask lang ako, hindi ako nag-Courage Mask. So, binibuild ko tong Truncheon. Okay? Nga pala, pinaka-special na important details yun. Kapag ka nag-build kayo ng Courage Mask, huwag na kayo mag-build ng Winter Truncheon. Okay? Pero pag nag-build kayo ng Winter Truncheon, yung Iron Mask nyo, huwag nyo nang i-upgrade ng Courage para at least pareho nyo sila nagagamit. Okay, guess nyo? Kaya nilagay ko siya pareho dito kasi pareho siyang crucial. Pareho siyang magandang item kay Matilda, okay?
Pero kasi baka malito kayo. Ang problema kasi dito sa mask na itong tatlo, hindi mo pwede ilagay yung iron mask lang oh. Talagang nakasagad na agad siya sa dulo. Shadow mask, courage mask, oh mask. So, yung sa mga bagong pasok dyan, mga bago sa ML, baka malito kayo. Baka pag bumili kayo yung courage mask, tapos winter truncheon, ba't di mo mapindot yung isa? Wala na, GG na. So, ayun nga, very situation na to. Ayun, tatandaan nyo, okay? Ulit, pag pinatan to mas, ano magandang ilagay? Drawing one, para masakit or divine day, pili na lang kayo. Pwede ni Ice Queen. Pero sa akin, ang pinakamaganda is Ice Queen talaga. May additional magic lifesteal siya, 10%, okay? Sa durance, may 10%. So, bali may 20% magical lifesteal ka na. Pinakamaganda siyang kapartner ng Oracle. Okay? So, next na tayo is the so custom mage emblem naman. Ito yung battle time na Matilda, yung kaya may pagpukpukan kahit kanino, kahit sinap, kaya patay nito 1v1, 2v2, 3v3. Kahit 1v3, 1v4, 1v5, kaya niya i-sustain yung buong buhay niya. Bakit ito yung pinili ko? Why not magic worship? Why not impure rage? Okay, dalawa lang naman yung reason nito, no? Kaya ako pinik itong mystery shop kasi very item dependent ni ano, ni Matilda. So, you want that item as soon as possible. So, ito yung item build niya for Matilda, mage type. So, ito yung mage type na, ano niya, na battle type niya, okay? Kukunin natin to is the magic shoes, 10% CD reduction, and the enchanted talisman. So, ito guys, pinaka-importante itong dalawa. Itong dalawa kailangan natin makuha agad. So, magkano ba itong sapatos na to? Na 710, tapos magkano itong libro to? 1870. So, mag-calculate tayo, men. 710 plus 1870 equals to 2,580. So, 2,580 gold ang kailangan mo, no, para mabili itong dalawang item na very crucial kay Matilda as a mage. So, kapag diniscountan natin ng 10% yan, ito yung original price nung Red Boots sa Calibro, 2,580. Tapos, ito yung maliles kapag may 10%, which is the mystery shop, 258 pesos. So, ano ba itong 258 pesos na ito? Mahalaga ba ito? Yes, putang ina. Kasi, yung 258 pesos na ito, saan mo kukunin yan kapag matindi na yung clash? Kapag hindi ka makalabas ng mapa, hindi ka makapag-clear wave. Sa isang clear wave, magkano mo kukuha mo? 150 to 200 lang ata. So, magkantay ka pa ng isang clear wave. Imbis na nakapag-rotate ka na, naiintindihan nyo? Imbis na nakapag-rotate ka na, cleaner mo pa, tapos nabiting ka pa sa pera, edi yari ka, di mo agad mabibuild yung dalawang yan. Ayun ang gusto ko sa Mystery Shop, men. May discount tayo kay Suki, 10%. May ikuha natin agad yung dalawang item, magagawa na natin yung gusto natin, okay? Pero, kapag kakupal-kupal na yung kalaban, kapag lalakas-lakas na yung kalaban, mga fighter, ayan, I think you will go for impure rage, lalo na sa late game. Napakaganda ng impure rage ito. And at the same time, di ka rin mawawalan masyado ng mana kapag nalalasit mo yung trips. Ayun yung kinagandaan ng impure rage. Pero ako, I'll go for mystery shop kasi okay, mahirap akong tao, mahirap akong magpapera. Okay, kasi nagro-rotate ako nung nagro-rotate. So, bakit nga ba ito yung build ko sa mage, okay? We will go for the maximum CD reduction. Kumbaga, ito yung tinatawag nyo, only per skill, only dash, only shield. Ito na, only, ano na yan? Only per skill na yan, tapos almost only dash, second skill. Kompleto na, goods na, let's go na, okay? Good seconds na yan. So, why glowing one? Gusto ko ng glowing one kasi sa sunog. Kasi spam lang naman spam ng skill eh. Gusto ko sa sunog sila. At the same time, may 400 HP na dagdag at 5% movement speed. So, Ice Queen 1, kinuha ko rin yan dahil additional movement speed. Tapos Oracle talaga. Oracle talaga pinakamaganda dito. Okay? Baga tayo pumunta sa combo, may isa pa akong tuturo sa inyo. The reason why is this Electro Flash Man. Why? Papaliwanag ko lang sa inyo sa loob. Sa loob na ng laro. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, ito yung movement speed natin, no? Na normal. Tapos tignan nyo pag ni-normal ko to. Ayun, putang ina mo, ang bilis oh. So, kapag ka pinagpatong mo siya, kasabay nitong passive mo, sobrang bilis. So, tignan mo ah. Tignan nyo ah. Ayun, putang ina mo, parang si Naruto tumakbo. So, napaka-crucial na, lalo na kung halimbawa ang first skill ka ng first skill. Oh, sobrang bilis nyo, no? Tignan nyo kung ilan stack magagawa nito. Oh, apat agad, Ben. Apat agad. Ganun-ganun pa lang, diba? So, maganda talaga to. Kaya bahala kung gusto nyo gamitin or hindi. Basta tinuro ko lang sa inyo another tips and tricks yan. Tandaan nyo pala yung sa emblem, ha? Baka magkamali kayo na lagay ng emblem yung sa gitna yun. Ayan, every 10 seconds. So, every 10 seconds, may pampabilis ka. Additional ka pang pampabilis. So, putang ina ni Matilda, ang bilis, diba? Gagamitin, sasabayan mo pa nung passive niya, ang bilis, diba? So, yung sa ano naman, sa build nun, bahala na kayo. Pero ako, may nagustuhan ako na build dun. Ito,
Pabayad ako sa inyo. This is for the Marksman emblem. So, why, ano? So, ito, Demon Shoes. Alam niya, para di maubusan ng mana. Then, Calamity. Kasi magda-normal attack ka na, magda-normal attack doon. Para ma-utilize mo yung passive mo, pati yun sa Electro Flash, kailangan mo tong Calamity Reaper. Ayan. At the same time, mana regen. Napakaganda na itong dalawa. Combo na agad yan. Ito, guys, Thunder Belt. Why Thunder Belt? Alam naman natin na kapag nag-normal ka, babagal yung kalaban. Pagka na-proc mo yung Thunder Belt man, may slow mo na yung kalaban. At the same time, ikaw, mabilis ka dahil nga sa Electro Flash, pati dun sa passive mo. So, talagang tatamaan ng first skill mo. Etong sa baba, guys, more on ano to. More on naka-base to sa normal attack nyo, pati sa first skill nyo kung paano magagamit na maayos. So, kayo dapat umayos. Kayo na dapat kumapa nyan. Hindi ko matuturo sa inyo yan. Kakapain nyo yan. Pero binigyan ko ka lang kayo ng another build, okay? Go na tayo. Pasok na tayo sa combo. Inaantayin nyo lahat. The combo. Combo-licious. Tingin ko ulit yung mga skills sa ano, ha? Kabullshit na to. So, first skill niya is, ano, is magkakaroon ka ng wisp habang naglalakad ka. Tapos, hanggang maximum ng 6 wisp yan. Okay? Depende sa movement speed mo kung ilan mo mag-generate mo. So, ito. Ayan, apat lang. So, apat lang hanggang ganito. So, try natin na pagka tumalon. May ganito. Ayan, hanggang 5. Okay. The more na mas mataas yung movement speed mo, hindi. The more na mas malayo yung trinabel mo, or mas mataas yung movement speed mo, the more na mag-degenerate siya ng wisp. Okay. So, ayan. 1, 2, 3. Ayan. Ayan lang naman, diba? Basic lang, basic lang. So, takbo-takbo lang kayo. Yung passive nito is may movement speed kapag yung normal mo. Ito yun, oh. Ancestral Guidance, which is may ano rin, which is may damage din konti. Effective yan. So, ang combo dito is first skill din normal attack. First skill, normal attack. Ayan, okay. Kasi so, ganyan yung combo nun. Ayan, masulit ito. Kasi ang katina itong Ancestral Guidance ito. Okay, yun pala naman yung basic combo nito sa ngayon. Okay? As the next combo is the dash. Ito na yan. Yung dash ito, pag nag-dash ka, magkakaroon ka rin ng shield, man. And may extra shield ka. At the same time, yung mga kakampi mo, magkakaroon sila ng buff. Magkakaroon siya ng buff. Ayan, sa ulo. Ayan, may parang butterfly. Kapag ka pinindot niya, pupunta siya sa akin. Kaso hindi nga natin magawa dahil bot lang to. Hindi niya kayang pinutin yung tanga to, eh. Okay. Okay, sa ultimate, ito na naman yung combo nito is, pwede tayong ganito. First skill, tapos ultimate. Ayan. Pagka-boom gomen, sasakto na rin yung first skill na. So, may delay to, ha. May delay tong first skill nyo. Kailangan i-delay nyo siya ng parang 1 second. I-delay nyo yung ultimate nyo ng 1 second. Pagka-pindot nyo ng first skill nyo. Kasi, alam ba, oh, ganito, makikita nyo. First skill, ultimate gawa agad. Ayan. Point. Tapos, no, di ba? Nakita nyo, pagkata... Ay, shit, nawala. Pagkatama nung ano, pagkatama nung ulti ko, hindi pa nagbitaw agad yung first skill ko. Ulitin ko, ha. Pagka agad to first skill, ulti agad ginawa nyo. First skill ulti. Ayan. Ayan, tumama na, pero yung first skill nyo hindi pa. Okay? So, ang pinakamaganda doon is i-delay nyo ng 1 second yung ulti nyo para sakto-sakto, swak na swak. So, makita nyo dito, first skill, 1. Ayan, saka nyo, delay nyo lang. Ayun, no? Diba? Para pagka-bunggol, kasama na yung first skill nyo, actually maganda yun. Kasi, minsan, kapag ka nabunggol mo yung kalaban, tapos nakapag-flicker out, hindi tatama yung first skill mo. Delay natin 1 second. 1. Oh, ikot. Boom! Oh, diba? Tumama sabay-sabay. So, ganun yung combo. Okay? Other combo is, kapag kagagang kayo sa gilid, tapos may kasama kayong tank, okay? Maganda is, first skill, dash, sabay ulti. Sabay ulti. Why ulti, men? Why dash ulti? Kasi, magkakaroon sila ng buff, tapos pag nag-ultimate ka, pwede silang sumunod sa'yo yung tank na kasama mo. Which is very good kapag may gagang kayong hero. Yan, yun lang naman yung combo halos ni Matilda. Pero, ang gameplay dito guys kay Matilda is more on lakad-lakad ka lang. Tapos normal, tapos ganito. Kasi kailangan mong tipirin tong second skill mo. Kasi ito lang yung tanging escape mechanism niya. Okay? Tapos halimbawa, gusto nyo nakaharasan sa mid. Diba, bush kayo. Tapos gusto nyo dumikit sa kalaban, first skill kayo. Pagkapatapos na, saan nyo dashan? Ayan. Tapos sabay out. Para sure natatama. Kasi, minsan lalayo yun sa inyo, eh. Lalayo yun putang inan to, eh. O, tulad nito. Hindi nyo maabutan, di ba? Saka nang bagal pala. Wala palang boots to. Kaya pala naabutan ko. Bumili ka nga ng boots mo. Putang ka na kasi long. Ayan. Alam ba, may times kasi na lalayo yung kalaban nyo kapag nag-first kill kayo. So, masasayang. So, ang pinakamaganda dun is
magdadash kayo papunta sa kanya. Pero risky yun ha. Diba, ganyan, oh. Hindi kayo abot. Pagpatapos na, dash. Dash in na ganun. Diba? Tapos ito nga pala, be mindful of your ultimate. Why? Kasi, nababago yung situation nito. Nababago yung situation ng ultimate niya. Ayan. Ito, tandaan niyo sa ultimate men. Ito ang pinaka-importante. So, the more na mas lumalayo ka sa kalaban, the more na hindi siya maka-full circle. Diba? Ito, level 1. Kapag malapit ka nito, maka-full circle si Matilda. Yan. So, naka-full circle siya. Pero kapag lumayo siya, men, hindi siya nag-full circle. Okay, hanggang kalahati lang or minsan likod pa, which is very risky kasi andun ka sa pwesto ng kalaban. Bakit ito? Yan, tulad niyan. Ayun, no? Nasa likod ka. Nasa likod ka. Ang tendency niyan, may backup yan sa likod, men. Okay? So, kapag ka medyo malayong kalaban, huwag kang magdadash. Huwag kang magdadash ultimate. Ang gagawin mo ultimate lang para may pang-dash out ka. O, ulit, ganito. Yan. So, pagkatama mong ganyan, may pang-dash out ka pa, may pang-ligtas ka pa sa sarili mo. Okay? Unless may flicker ka or winter truncheon, pwede mo gawin yun. Okay? So, in-explain ko sa inyo, this is all situational, depende sa kalaban. O, halimbawa naman, may kasama ka. Ito, kasama mo si Layla, o. Dalawa kayo, gagang kayo sa gilid. Pwede kang mag-dash ultimate para sumunod siya sa'yo. Pero dahil hindi siya susunod, putang ina kasi, dahil hindi niya mapindot, wala rin silbin, tinuro ko sa inyo. Okay? Okay na, naintindihan nyo ba? May naintindihan nyo na?